Mainit ang naging pagtanggap ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa liderato ni na Governor Attorney Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali sa mga delegadong nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon na kalahok sa Central Luzon Regional Athletic Association o Clara Amit na nagsimula pa noong April 24 at ito ay hanggang April 28, 2023. Sa ginanap na Governor's Night sa Convention Center nitong Martes na ipamalas ng bawat distrito ng DepEd Schools Division of Nueva Ecija ang mga kulturang sayaw at tugtugin dito sa lalawigan. Nagbigay din ng mensahe si Vice Governor Umali. Right now ay Governor's Night ito ng Claraa. No, nagbigay po ng Governor's Night ang ating Governor Oye Matias Umali para sa mga participant ng Claraa, and it just so happen na ibang klaseng activity ang sinet up ng Claraa natin ngayon dahil lahat ng mga karating lalawigan na nakapapaloob sa Central Luzon ng mga lalawigan ay nandito sa ating Governor's Night. Itong mga ganitong klaseng social night na ino-offer ng ating Governor, nakapagbibigay ito ng assurance sa mga ating mga taga-DepEd na nakasuporta ang ating Governor sa kanilang mga activities. Kaya yung mga atleta nating mga Nuevo Ecijano, maliban sa kanilang pinagbubuting pag-aaral, nandito naman tayo para sa larangan ng sports ay kanilang maipamalas sa ganitong klaseng mga programa ng DepEd. So everyone is very excited na to join and participate sa sports activities ng ating DepEd. And sa ganitong pamamaraan, hindi lamang training, mga programs na binabanggit ng ating Governor, may pamamalas sila, masusukat yung kanilang mga pinaghirapan sa pamamagitan ng competition na ito. Kaya it also would lead them na maabot ang kanilang mga pangarap until ma-reach nila, maging national player sila ng ating bansa. Sinabi naman ni Joel Cruz, Sports Division Officer, na buo ang suporta sa kanila ng pamahalaang panlalawigan. Ngayong 2023 ay kakaiba sa lahat kasi decentralized po ito. Ang ibig sabihin, itong Claraa ay hino-host ng hindi lang iisang probinsya o schools division, kundi walong schools division. Maganda ang Buena Mano natin. At nagkaroon na tayo ng apat na gold medals sa archery. At kanina ay marami pa po tayong gold na sumunod, katulad ng gold po natin sa Para Games. Na kung saan yung Para Games po, ito ay nilalahukan po ng mga estudyante natin na may mga kapansanan. No? Meron po rin tayong gold sa table tennis at sa athletics. At marami pa pong mga team events na patuloy pong nananalo at magkakaroon po sila ng championship siguro sa Miyerkules o bukas. Sa Webes hanggang sa Biyernes po. At malalaman po natin sa Biyernes kung yung ating minimithing madoble po yung ating medalyang nakamit noong 2019 ay magagawa po natin. Sapat na sapat po ang binibigay ng ating minamahal na puno ng lalawigan. In fact po, ang mga atleta po natin ay binigyan niya ng mga allowance at pagkain, yung ating pong uniforme, ibinigyan po natin ng uniforme ang bawat atleta at coach. Gayun din po, may insurance po sila. Yung transportation po natin ay aircon buses mula dito hanggang sa iba't ibang billeting quarters. At doon po, meron din po mga service vehicles na binibigay. Yung mga sports equipment po ay talagang dekalidad po yung mga binibili nating equipment. So, all the way to Palarong Pambansa po ba ating suporta? All the way to Palarong Pambansa. Actually, it's nag-propose ako hindi lang hanggang Palarong Pambansa, kundi training pa rin ng mga coaches natin, mga technical officials, para maihanda po ang ating mga atleta. Hindi lamang ngayon taon na to, kundi sa susunod na panahon po. Ibinalita rin ni Cruz na may mga medalyang nakuha na ang mga atletang Nuevo Ecijano sa ginaganap na Claraa. Sa huli, nagbigay ng encouraging message ang Vice Gobernador sa mga atletang Nuevo Ecijano. Ang encouraging namin sa inyo, ipagbutihan ninyo yung larangan ng pampalakasan na napili ninyo
sa pamagitan na ito, may pagpapatuloy nyo na may pamalas sa inyo kagalingan dahil ang pamahalang palalawigan si Governor Oye Matsasumali, ang inyong lingkod si Vice Doc Anthony Umali at lahat ng kawani ng pamahalang palalawigan ay patuloy na sumusuporta sa inyo. Kung ano man lang aming maitutulong at may gagabay sa inyo, nandito lamang po kami. Hanggat magagawa natin, gagawin po natin, maabot lang natin yung ating pinapangarap sa buhay. Ang Nueva Ecija ang host province sa tatlong laro ng Claraa kung saan ang venue ng chess ay sa Palayan City Kalayaan Hall, futsal sa Plaza Concepcion at softball sa Nueva Ecija Sports Complex. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylin Punciano kasama si Rosette Pabros nag-uulat para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.